Good morning guys. Bagong gupit tayo. No? Wala na gupit niyan guys. Kasi dito sa Canada, ano lang, diskarte lang. Ano yan? Pamula na dumating ako dito, ako lang talaga nagmugupit sa sarili ko. Tapos pagdating sa likod, si Emma ang pinapagawa ko. Kasi nagdala ako ng razor. Kaling pang Pilipinas yun, binili ko lang sa Shopee yun guys. Basta diskarte lang dito. Sayang din kasi guys yung ano, yung dito yung pambahay natin sa gupit. Mahal kasi ng gupit dito, parang $15 to $25 ata ang gupit. Eh ako naman more on gilid lang, tapos likod, tapos yung mahaba. Alam yun, pagupit ko lang kay Emma. Dito naman hindi naman ano eh, hindi naman nila pinapansin kung pangit yung gupit mo o hindi, di ba? Basta mabawasan lang yung buhok ko dito. Especially ako kasi guys, more on gilid lang talaga. Gusto ko pinapatanggal yung gilid ko. Ayan. Pag kasi yung ano ng buhok ko eh, pag ganun, hindi siya pabagsak. Pag ganun. Kaya pagka umaba ito, nakaganun. Kaya yun. Anyway, ano oras ba? Wait. Umaga pa. Pwede ulit tayo magkwentuhan. Ayan. So guys, tagal na namin din nakapag-vlog. Ano? Parang 2 or 3 days na ata kami yung last yung video namin. Medyo busy kasi guys, kasi pag-uwi ko galing trabaho, ayun, nag-dordash ako ng 2 oras. Ayun, nag-enjoy naman ako, kaya feeling ko hindi naman ako napapagod, ano. Kaya, kaya naman. Yan. Kasi nga, alam niyo naman guys, diba? This coming August, tataas na yung renta namin. So yun nga guys, so maghahanap pa rin kami ni Emma. Magka-try pa rin kami, malay mo naman makakuha kami ng mas mababa, no, sa 1.6. Basta, pag-aaralan namin kasi mamaya nakakuha kami, tapos ganun din naman yung gagastusin namin, so pares lang, tapos nagpakapagod pa kami, di ba? Ayun, tsaka kasi dito sa kagandahan lang talaga dito guys sa lugar namin, ano, maganda. Like pag nagdo-doordash ako, kahit nasa bahay ako, pag inon ko yung apps ko, may papasok ng order sa akin, so marami kami kinukonsider, pero syempre kung makakahanap kami na mas mura at makakatapid kami, why not, di ba? Ayan, so pag-usapan natin ngayon guys yung ano, kasi ang dami nagko-comment, marami kami nababasa. Kasi kagabi pag uwi ko, nagbabasa ako ng mga comment. Ayan, so nag-heart-heart ako, ganyan. Tapos mas marami ako nakikita kung, kasi nga, di ba nga guys, sobrang taas na ng bilihin ngayon. Tapos especially yung bahay, at taas na. May nag-comment kasi na ano, parang Sir Alvin, kaya pa ba, alam mo yun, kaya pa ba mag-aral dyan, ganyan, ituloy yung pangarap namin dyan. Siguro, pasensya na guys, nilalamig ako. Siguro guys, ano, depende yun sa ano eh, sa sitwasyon, depende kung ilan kayo, at saka depende kung magkano yung sisweldohin mo dito, di ba? Kasi kung sabihin na natin, minimum lang tayo, minimum, tapos isa ka lang, actually guys, na-vlog na namin to eh. No, na-vlog na namin to, pero iba siguro hindi napapanood pa pang vlog namin. So sige, try natin i-compute ulit. Minimum, guys, ang minimum dito sa Alberta, Calgary, or hindi ko alam kung sa iba pang province, no. Basta dito sa amin is $15 per hour. So compute niyo guys. Wag na tayong paligoy-ligoy, no. Ano natin agad yung vlog natin. Straight to the point agad tayo. Kunyari guys, isa lang kayo. Estudyante pa kayo ha, estudyante. Sabihin natin estudyante kayo. $15 times 40 hours kasi a week. So 40. So bi-weekly ang sweldoan kasi dito. 15 times 40 is 600, di ba? So times 2 natin. Kasi nga, bi-weekly. So 1,200. Guys, 1,200. Kung ano to, full time. Eh, pag estudyante kayo guys, 20 hours lang. So, kalahati lang ito, 600. Tapos, use another bi-weekly ulit na 600. So, 1,200. Sa bahay pa lang guys, bitin na kayo. Di ba? Isang trabaho pa lang yun. Eh, kaya, yun, medyo pag-isipan nyo na mabuti. Pero kung meron naman talaga kayong budget, sabihin natin 1 year. Ayan, 1 year. Pwede, di ba? Kung may budget. Halimbawa naman guys na may kasama kayong asawa, mas maganda.
Pero kung may kasama kayong bata, let's say kagaya namin, tatlo kami, no? Medyo mahirap. Medyo mahirap. Kaya kailangan sabi ko sa inyo, guys, dapat may budget kayo. May nakasave pa rin kayo. Kumbaga sa gera, may bala tayo. No? Ang kagandahan lang, guys, kapag sabihin, sample lang natin yung sa amin, family of three. Ako nakaka full-time. Tapos, isa lang trabaho ko, no? Pero, sabihin natin dalawa kasi nagdo-DoorDash ako. Medyo kaya. Kahit papaano, nakakabayad ng renta, mga expenses, internet, SIM card, kuryente, ano pa, food, gasolina, insurance ng sasakyan. Nakaka-survive kahit papaano. Tapos si Emma nga, dahil patapos na rin yung trabaho niya itong June 15, so mababawasan yung ano namin, yung savings namin. Sabi ko sa inyo, guys, nakakaipon kami konti, hindi talaga yung sobrang laki, no? Dati kasi nga nag-work si Emma, pero ngayon siguro makakaipon mas, kung sinabi kong konti, ngayon konting-konti na lang. Ganun. Kasi nga isa full-time ko naman kasi, guys, 22.50 ako doon per hour. Kasi nga, lampas na ako 6 months. Kasi starting namin 22. Alam yan. Alam yan ng mga subscribers pa natin iba dyan, sa mga nanood ng vlog namin. Starting kasi sa amin 22. So, lampas na ako 6 months. So, 8 months na ako so, sa full-time ko. So, 22.50. Plus itong DoorDash ko. So, computer nyo na lang, guys. Sige nga, pakita ko na rin sa inyo. Ano oras na ba? Okay, kaya pa naman. So, 22.50 times 40 hours ako. A week. Times 2 natin dahil bi-weekly. So, meron akong 1.8 bi-weekly. Pero guys, wala pang tax yan, ha? Wala pang tax. So, kung ita times 2 natin yan para sa isang buwan, $3,600. Sabi ko nga sa inyo, wala pang tax yan. So, may minus pa yung tax dito. Pero, minsan kasi may overtime ako. Kaya, medyo nadadagdagan siya kahit paano. Tapos, itong sa DoorDash ko naman, yeah, good thing. Okay din naman. Pasundot-sundot, Wednesday, Saturday, minsan, pagka after ko nga ng work, like kahapon, Thursday, sumundot ako, 2 hours, 3 hours, ganyan. Profitable pa rin naman kahit papaano. Tapos si Emma nga nagwo-work. So add niyo na lang, guys. So lahat ng mga expenses namin nako-cover naman kahit papaano. Yun nga lang sabi ko nga sa inyo, konti lang yung nasi-save namin. So lahat less na doon, gasolina, insurance, food, kay Zion sa day home niya. Syempre yung isa food kasama ng mga gastos ni Zion. Tapos ano pa bang gastusin dito? SIM card, telepono, internet, insurance ng bahay. Insurance ng bahay, guys, mura lang naman yun, $20 to $30 lang ata yun. Yan, so ganun. Kaya yun, guys, pag-isipan nyo mabuti, especially kapag yung estudyante kayo, tapos isa lang kayo pupunta rito, tapos parang iisipin nyo dun yung kukunin sa magiging work nyo dito. Medyo mahirap. Mahirap, guys. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat meron kayong kahit pa paano dalang bala. Meron kayong nakatabi or naka-budget talaga dun sa pang isang taon nyo, guys. Yun. Huwag kayong aasa dito na parang gusto nyo, sige, kaya yan dahil may work naman dito sa Canada, maghahanap tayo ng mas maraming trabaho. Eh, ang estudyante, guys, 20 hours a week lang. Oo, 20 hours a week lang ang pwede. Unlike si Emma, kasi naabutan namin yung piniyagan sila after 40 hours or kahit ilan, basta kaya mo, okay. Kaya minsan, itong mga nakaraang buwan, nakakapag full-time siya dyan. Tapos, gawa nga yun, di ba? Tapos na yung SEM niya. So, meron siyang 4 months na bakasyon. So, lahat yun, pwede siya mag full-time. Kaya yung kagandahan din dito. Kaya, yun nga, sabi ko nga sa inyo, guys, pagka isa lang kayo dito at aasa kayo dun sa
yung tuition nyo na manggagaling pa rito dahil sa pagtatrabaho nyo, medyo mahirap guys, huwag nyo ituloy kasi mas kayo yung kawawa. Kasi syempre hahabulin nyo yung tuition fee nyo, mag-work kayo ng marami or mag, kasi uso dito guys yung ano eh, real talk lang no, yung under the table, yung ba, cleaning, para at least hindi na pumasok sa mga account natin. Kaya yeah, although maganda yun kasi nga syempre kahit pa paano makakadiskarte tayo, nakakadagdag sa income natin, pero bugbog kayo guys pagka yung estudyante ha, kasi nga limited lang yung oras nyo. Kaya mas maganda talaga dito guys, payo namin sa inyo, at least kung makakasave kayo or may pondo na kayo talaga for 1 year, mas okay yun. Okay yun. Kumbaga hindi nyo naisipin yung tuition fee nyo. Hindi lang tuition fee, yung mga panggastusin nyo daily. Kumbaga at least kahit pa paano, meron kayong paghuhugutan. Kaya yun yung maganda. Kaya yun yung may papayo namin sa inyo guys. Huwag kayong basta-basta mag-decide. Hindi namin kayo sinisiraan or pinapahina namin yung loob nyo. Pero kung sa tingin yung kakayanin nyo naman guys, why not? Kasi okay naman talaga dito guys sa Canada. Kumbaga para sa future, yun lang din naman namin, yun lang din naman ang iniisip namin talaga guys. Para sa future, especially kay Zion, kaya kami nandito talagang para sa bata, para sa bata. Kasi maganda man talaga guys yung ano dito, benefits dito. Hindi lang sa health. Kumbaga marami, marami guys. Although yun nga no, sinasabi ng iba or minsan sinasabi namin libre yung mga hospital dito. Actually guys, hindi siya libre. Kumbaga kinukuha rin naman siya sa mga tax ng mga tao dito eh. Pero which is good pa rin, 'di ba? Unlike sa atin sa Pilipinas. Although kung nagbabayad tayo ng tax, pero once na nagkasakit tayo or madala tayo or maoperahan tayo diyan, ubos ang inipon natin, 'di ba? Real talk lang, no? Real talk lang. Unlike dito, guys. Oo, nagbabayad tayo ng tax, malaki yung tax, pero once na nagkaroon naman tayo ng problema, especially sabihin natin sa health na lang, andyan agad guys, talagang wala tayong babayaran. Kumbaga siguro gamot lang yung babayaran natin dito, pero yung mga operasyon, libre yun guys. Kaya yung maganda rito. Tapos pag na, kunyari, nanganak yung asawa nyo, libre, libre. Marami, marami guys magandang ano dito, benefits. Hindi lang sa health benefits. Marami guys, sa bata, sa mga baby natin, oh. Kami, eh, sabagay, hindi pa kami nakakatanggap kay Zion eh. Yung sa child benefits, hindi pa. Kasi dapat, yun guys no, FYI, kagaya namin, student lang na dumating dito tapos kasama namin sa Zion. After 18 months pa, bago kami makatanggap nung kumbaga yung monthly na bigay ng gobyerno sa bata. Unlike pagka mga dito pinanganak agad yung citizen or mga PR, nanganak sila, meron agad matatanggap yun monthly. So sa amin, 18 months pa, I think by next April pa kami, 2024 pa kami makakatanggap kay Zion ng allowance or yung monthly benefits niya. So which is good, di ba? Yun ang maganda rito. Kaya nga, yung iba sabi, mag-anak na mag-anak. Kasi nga, may nakukuha talaga kayo sa gobyerno yung mga bata dito. Pero syempre, yun nga, sabi ko sa inyo, kinukuha yung lahat sa mga tax. Kaya talagang malaki yung tax dito. Pero, mapapakinabangan mo pa rin kahit pa paano. So, yun yung maganda rito. Basta guys, ano, maraming, hindi ko naman sinasabing perfect tong Canada, no? Kahit saang Amerika, Europe, may mga ganong, ano, maganda yan. Kumbaga, nasa atin na lang yan kung paano natin siya didiskartehan yung sa buhay, eh, di ba? Kasi marami rin nagsasabi, hindi maganda dyan, mahal dyan, mahal ang gastusin. Eh, sa lahat naman guys, buong mundo naman, nagsipagtaasan yung presyo, di ba? Kaya, ano na lang, siguro, ang pinakapayo daw dito or pinakamagandang diskarte dito is mag-upgrade. Yan. Kumbaga, huwag tayo mag-stick dun sa kung ano lang tayo ngayon. Isipin mo yung kung paano ka makakapag-upgrade sa ano, sa trabaho mo. 'Di ba? So yun yung maganda rito eh. Kasi pag dito guys, talaga pag maganda yung trabaho mo, malaki pera mo. Isipin niyo guys, no? Siguro naman may nababalitaan kayo diyan. Hindi lang galing Canada, ibang bansa.
nakakapagpatayo ng bahay sa Pilipinas, di ba? Mga yun yung ano eh, yun yung maganda. Pero sa Pilipinas, oo, makakaipon din naman pero mabagal. Saka feeling ko talaga ako ha, ito based lang sa ano ko na to, based lang sa opinion ko to no. Ang sa atin sa Pilipinas kasi ang mayaman dyan yung talagang mga negosyante lang eh. Tsaka yung ano, maabilidad din syempre. Maabilidad din. Yung magagandang trabaho talaga. Diba? Engineer, yan, doctor, lawyer. Diba? Lawyer, pero sinabi ko lawyer, pero si Emma lawyer yun sa Pilipinas. Hindi. Oo, maganda talaga lawyer guys. Pero syempre yun, benefits pa rin sa baby namin. Kaya kami napunta rito. So, kwentuhan lang tayo guys. Kasi dami nga nagtatanong sa amin kung kaya pa nga daw ba pumunta rito dahil nga daw sobrang ang laki na nga daw ng mga ano dito, bayarin. Kaya yun guys, payo ko sa inyo kung estudyante kayo dito, isa lang kayo, tapos aasa kayo sa magiging work niyo dito para pagkunan ng tuition niyo. Guys, huwag niyo gawin 'yon. Huwag niyo tuloy kung yun lang yung aasahan niyo kasi kayo yung mahihirapan, kayo yung mabubugbog. Baka oo nga, trabaho ko lang ng trabaho, baka ilang taon lang, baka bumigay din yung katawan natin. So, wala, useless yung pinaghirapan natin. Kaya, mas maganda talaga, may kasama kayo na open work permit para at least siya yung talagang magtatrabaho talaga ng mas maigi. No? So, yun yung mapapahin namin sa inyo. So, wow, it's Friday again. Bilis ng araw talaga dito guys. Friday na naman. Last day of work. Tapos bukas, hindi ko sure kung may OT kami bukas. Pero, syempre mas maganda may OT na. Unlike last week, dalawang beses kami nag-OT. Wednesday at Saturday. So, diba? Nga lang, laki rin ng tax. Bugbog din sa tax. Okay din. At least, diba, kaysa sa bahay ka lang. At least doon. Profit pa rin. Tapos ngayon, swelduhan time ngayon pala. June to ngayon eh. Friday. So, swelduhan. Okay, so dito na ulit ako sa parking namin. Medyo malayo yung pinarking ko. Kasi puno na naman kami doon. Ganda ng araw. Oh. Blum-blum na naman. Ayan. Uy, mukhang konti ang truck namin ngayon ah. Wala oh. Kahapon dami eh. Diba? So, yun guys. Mamaya na lang ulit. Kita-kita ulit tayo after kunang work sa hapon. Alright? Several song-filled hours later. Okay guys. So, yun. Katatapos lang namin ng trabaho. Ayan, dito pa ako sa parking. Chill lang naman ngayong ano. Ngayong Friday. Maaga rin kasi kaming ano. Pinastop 4:30 pa lang, pinastop na kami kasi nga ano, kailangan namin maglinis kasi merong auditor na darating sa ano, sa Tuesday tsaka Wednesday. Ayan, so kaya kailangan namin linisin yung syempre yung ano namin, yung area namin kasi nakakahiya din naman, di ba, na madumi yung warehouse namin. Ayan. Although meron naman kaming ano, cleaner. Pero, syempre, pagdating ng hapon kasi guys, syempre, yung mga paleta, may mga nasisira, may mga natatanggal ng mga kahoy-kahoy. Kaya, yun. Kami yung naglilinis. To be honest guys, medyo may hirapan talaga kapag solo lang kayo dito na as international student. Tapos, iaasa nyo lang yung tuition fee nyo dun sa magiging sweldo nyo. Medyo mahirap talaga. At syempre, limited, unang-una, limited yung oras nyo sa pagtatrabaho. 20 hours lang kayo a week. Tapos kung iaasa nyo yung tuition nyo doon, so bali hindi kaya talaga guys. Kasi unang-una, syempre magbabayad kayo ng bahay, telepono nyo, pagkain nyo. Medyo alanganin talaga. Kaya mas maganda talaga, meron kayong kasamang OWP. At syaka, yun nga din, pagka may kasama kayong OWP, tapos may mga anak din kayo, alam niyo yun, medyo may hirapan ng konti pero kaya naman kasi kami nga guys, di ba, medyo kaya naman kahit pa paano. Tsaka swerte lang din kasi ako sa trabaho ko guys kasi kahit pa paano above minimum siya, di ba, although hindi pa rin siya ganun kalakihan pero
mas okay pa rin kaysa minimum wage lang tayo dito na $15. So medyo na tayo doon, medyo may hirapan. So far ngayon nakakaipon naman kahit konti. Yung sabi ko nga sa inyo, 'di ba, kahit konti. Ayan. So yun lang guys yung mapapayo namin kasi ayaw din naman namin guys na pagdating dito magsisisi kayo na ano yun, parang nahihirapan kayo, kaka-provide ng tuition fee nyo, di ba? Medyo mahirap. Kaya talaga kailangan, bago kayo pumunta rito, at least meron kayong taon talaga. Tsaka savings para at least kung mabitin man kayo, may pagkukunan kayo. So yun yung ano natin ngayon. So yun yung magiging vlog natin ngayon, guys. No? Kaya talaga dito guys, tsagaan talaga. Hindi talaga madali ang buhay dito. Lalo nag-uumpisa tayo. Nako. Mahirap talaga guys, sobrang hirap. Kaya dito talaga guys, importante may goal kayo. Syempre bawas din 'yan sa unang-una, iwas din syempre sa mga gastusin, yung kasi dito sa totoo lang kapag gusto mo talaga bilhin yung isang bagay, nabibili mo eh. Kaya naman eh, kung pag-iipunan mo. Pero sa ngayon, medyo hindi kami ganun pa ni Emma. Talagang gumagastos. Pero ang pinag-investan lang talaga namin guys, syempre yung winter jacket. Kasi yun yung medyo mahirap talaga dito sa ano eh, sa Calgary. Malamig talaga. At kaya yun, payo din ng mga subscribers natin dyan na talagang kailangan mag-invest nga daw sa ano talaga sa winter jacket, which is yun talaga yung ginawa din namin ni Emma. Pero hindi naman sobrang dami na kailangan yung winter jacket kasi kahit naman po ulit dito ng suot nyo ng jacket nyo, okay lang, wala namang problema dito, wala namang pansinan dito ng mga suot, diba? Kaya si Emma siguro mga tatlo yan, tatlo lang yung mga talagang pang heavy ano nyo talaga pag winter yan. So ako naman medyo meron din naman, okay na rin. Baka this coming winter, so may naka-ready na rin naman ako ng jacket, kaya okay lang. Kaya kaya na, okay? So, yon guys, hanggang dito lang siguro itong vlog ko at malapit na rin ako sa bahay. If ever guys may mga question kayo about sa international student, just leave a comment lang guys sa comment section natin. Nagre-reply naman kami ni Emma. Especially si Emma. Si Emma minsan yung nag-re-reply sa inyo. Kasi ako minsan na nagbabasa lang, nag-heart, gano'n. Pero, nababasa ko lahat yung mga messages nyo or mga comment. Alright, so yun guys, maraming salamat ulit sa mga nandyan pa rin, na nagsusupport sa vlog namin ni Emma. Okay guys, basta, yun, kung may question kayo, comment lang kayo sa baba, and try natin sagutin pag may mga katanungan kayo about dito sa buhay namin sa Canada. Okay, so again guys, hanggang dito na lang. See you in the next one. Peace!